Muli, ito si Ate Diding nang naghahangad ng magandang buhay para sa iyo, para sa kanila, at para sa ating lahat. At katulad ng naipangako ko dun sa last kong video, gagawin natin ngayon yung pagtatanim ng apat na gulay. So, ito yon, yung kamote, ito na yung saluyot, ito yung alugbati, at saka ito na yung kangkong. So, yung apat na yan ang ating itatanim ngayon. Tara, samahan niyo ako at simulan na natin ang ating pagtatanim. Ito, simulan na natin. Ito na yung mga battle na naipon ko. Ang una, siyempre, kailangan nating linisin yung mga bote. Tanggalin na natin yung mga label. Kasi, ano sila, siniswerte, libre ang promotion. So, joke lang. Kasi, linisin natin yung mga, tanggalin na natin yung mga plastic. Para clear siya. Kasi yung itong boteng to ang eksakto siyang gamitin. Tamang-tama lang yung laki. Hindi malaki, hindi maliit. So, fit siya talaga. So, importante din na medyo banlawan natin yung loob. Kahapon kasi na hugasan na to. Hindi lang natanggalan ng label. So, kaya ngayon ko ginagawa. And be sure na yung bote nyo, hindi siya deform. So, dapat okay lang din siya. Okay, ito na siya. Natanggalan na natin ng label tsaka yung cup. So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung pag-cut. Kailangan, medyo dito sa mataas na kalahati, siguro dito. Sakto lang yan na pag pinasok nyo, sakto lang yan yung dulo ng halaman. So, ganito lang yung ginagawa ko. Bubutasan ko ng cutter. Tapos, guguntingin ko na siya. I-close up kami yung ginagawa. Ayan. Ito, kita nyo, sakto lang siya. Ito yung sinasabi ko kung bakit. Kailangan hindi deform. Kailangan okay pa rin yung bote. Wala siyang, kuping-kuping. Para pag kinat ninyo siya, makikita nyo yung gilid. Dahil may tubig, lalagyan natin ito ng tubig, kailangan hindi siya pasukin ng lamok. Baka naman marami tayong gulay, tapos marami din tayong lamok. So, kailangan nakasealed siya na ganyan. Pag nilagay niyo yung halaman dito, tapos yung tubig nasa ilalim, walang chance na makapasok yung lamok sa loob. So, makikita niyo siya, nakasealed siya talaga. So, sakto lang yung bote. So, dapat ganon. Iingatan natin na magkaroon ng leak or opening para makapasok ng lamok, para safe din naman tayo. Okay, i-cut natin sila lahat. Magkakaroon ng 10 ganito sa ating mga tahanan. Let's say, kangkong ang itinanim mo doon sa 10 yun. Baka isang taon, hindi ka na pupunta sa palengke para bumili ng kangkong. Pipitasin mo na lang. Kaya sana, sabayan nyo akong magtanim.
Okay. Ups. Okay, nabutasan na, ay nagupit na natin lahat yung mga bote. So, punta naman tayo sa pag-mix ng soy. Pakita ko sa inyo. Okay. Ang imimix naman natin ngayon ay yung soil na gagamitin natin dun sa mga boteng ating tataniman. So, ang una, nakabili ako ng, ang binili ko ay mixed garden soil. So, ito siya, mixed garden soil. And then, lalagyan ko na lang siya ng konting carbonized rice hull. So, ini-estimate ko na lang din siya. Kasi hindi naman siya ganun kaselan. So, ito yung itsura ng carbonized rice hull. Yan. So, isang ganun, okay na siya. At konting vermicast soil. So, ito yung mga nutrients na ibibigay natin dun sa garden soil. Although yung garden soil na binili ko, mix na to, mapapansin nyo siya, oh, mayroon siyang rice hull nakasama. At mayroon din daw itong konting, sabi nila, vermicast or ano. Pero, dinagdagan ko pa rin para sigurado ako. So, yan. So, parang sa estimate ko, ayan, okay lang. Nakikita nyo ba? Sa estimate ko kasi parang lumabas na 60% yung mixed garden soil, tapos 20% yung rice hull, tsaka 20% din yung vermicast. So, ito naman yung texture ng vermicast soil. Yan. Pino siya na parang mabuhangin na okay. So ngayon, imimix na natin silang tatlo. Okay, ang una nating itatanim ay kamote. So, kukuha tayo ng tatlo. Ito yung last time nung nagsigang kami. Ito yung binili ko sa palengke, tapos dito kami kumuha ng talbos. So, kailangan wala siya talagang leaves. Ilusot natin dito yung kanyang. May ugat na nga siyang konti kasi iniwanan ko lang siya sa container na may tubig. So, iniwanan ko lang siya. Tapos ngayon pagbalik ko, mayroon na siyang roots. So, ganito lang. Yun, inilabas ko yung dulo sa kabila para ito yung sasawsaw sa tubig. Tapos lagyan natin ng soil. Ipaliwanag ko pala, ang kaibahan pala ng sabi nila kapag nilagay mo daw sa water, tutubo din siya. Bakit kailangan pa ng soil? So, totoo naman na tumutubo din sila sa tubig lang pag nilagay mo sa tabo. So, makakakuha ka rin ng mga leaves nila later on. Ang pagkakaiba nga lang kapag may soil, kapag kinuhaan mo siya, hindi mo na itatanim uli. Yun na rin. Dun uli, susungi uli siya, magkakasanga uli siya, magkakalibs uli siya. So, almost tatagal siya ng buwan ang bibilangin compare na yung nasa tubig lang. Pag kinuha mo yung fruits niya, tapos iniwan mo siya doon, siguro makakakuha ka ng pangalawa, pero hindi siya tatagal, nabubulok din yung roots. Kaya mas okay na lagyan siya ng soil. So, ganito lang yung pinakita ko kanina. Tapos, lagyan natin ng konting soil. Okay. So, ganito lang yung magiging itsura niya. Igitna nyo lang siya. So, nakita nyo, hanggang dun lang, okay lang na hanggang dun yung lupa. So, nakaisa na tayo. So, mga tatlong, ano yung itatanim natin para kung may namatay man at hindi sila lahat nabuhay, at least, sa isang container, mayroong mabuhay.
naman yung saluyot. Yan, tinanggalan ko siya kahit ng maliliit na dahon, tinanggal ko siya. Kaya importante na wala siyang dahon kahit na konti, kahit isa, para makonsentrate niya yung pagpapaugat niya dito sa ilalim. So yun muna ang dapat na konsentrasyon ng halaman na itinatanim natin, yung roots. Kailangan muna niyang padamihin yung roots. Kaya tinatanggal natin yung mga dahon para hindi na yun kaagaw sa mga nutrients na ibibigay ng soil. So ganun pa rin, 1 inch, 1 or 1.5 inch, pwede din. Basta aabot siya dun sa tubig. Okay, lagyan din ng soil. So hindi naman maraming soil ang kailangan. Pag kayo'y naka mayroong konti na dyan. Yan. So okay. Be sure lang na yung pagtatanim natin baka magbaliktad. Hindi siya tutubo kapag baliktad. Kangkong na maitatanim natin. Sorry, wala akong nakuhang saluyot. Pero ipapakita ko na lang yung tinanim ko sa inyo noong October 1. So, the same process lang din naman siya. Ito na siya ngayon. Buhay na siya. May mga leaves na din. Pero wala akong ayun, may roots din siya. Maliit pa nga lang. So, yan. Okay, so ito yung saluyot. May isa pa tayong extrang bote, so pinili ko na lang yung kamote na itanim dito. Pasok din natin siya. So ayan, nalagyan na natin ngayon lahat ng tanim yung mga boteng ginupit natin kanina. Okay, ito na silang lahat. Lalagyan na natin sila ng tubig. Sabi nung iba, kailangan daw palitan every other day yung water. Pero ginagawa lang yun kapag yung kanilang sisidlan ay may nakao yung expose, kasi para hindi pangitlugan ng mga lamok, kailangan palitan parating tubig. Pero yung gagawin natin, hindi na siya kailangan palitan ng tubig. So, yun na siya. Pag makunti na lang yung tubig, lalo na pag summer, dadagdagan na lang natin. Kasi naka-close naman yung itaas natin. So, wala sila talagang dadaanan, walang dadaanan yung lamok para mangitlog siya. So yun talagang kailangan nating siguraduhin kapag gumagawa tayo ng ganito. Para safe din yung health natin na baka madengge tayo or anuman. So lagyan na natin. Nag-iimbak din ako ng, lalo na ngayon ulan siya ng ulan. So nag-iimbak ako ng rain water. Mas magandang gamitin yun kaysa yung nakukuha nating tubig sa gripo. Kasi nga may chlorine. Or kung wala namang rainwater, pwede rin yung tubig natin sa gripo, pero at least sana mga 24 hours siyang nakuha na para sumingaw na yung chlorine niya. So mas okay yun.
Pero mas okay pa rin kung may rainwater kang gagamitin. So ito yung ating ilalagay. So ganito lang. Lagyan lang natin siya ng konti. Yung aabutin na yung inilagay nating halaman. Yan. Okay. So ganun lang. Kasi may sarili na siyang tubig. So yung roots na lang niya ang bahalang kukuha ng tubig sa ilalim para i-sustain yung magiging dahon niya sa taas. So ayan, itanim na natin yung apat na gulay. Pero yung isa, dahil hindi tayo siniwerte ngayong umagang to na makabili ng talbos ng saluyot, so, pinakita ko na lang sa inyo na the same lang din naman yung process kung papaano natin itatanim. So, yung apat na gulay na yan, pare-pareho lang sila ng ginagawa. Okay? Ito na silang lahat. Ilagay lang natin siya dun sa naaarawan. Mas okay kasi nang naaarawan sila. Itabi natin dito sa naitanim ko na before. Natin siya, first time lang natin didiligan yung ibabaw. Okay. Sabi ko sa inyo, ipapakita ko yung pag-harvest ng iba kong halaman. Pero, ibang date ngayon? 15? So, 15 days. Ito na yung 15 days. So possible 17 to 21 days makaka-harvest na sila. Lalong-lalo na yung kangkong, mabilis siyang tumubo. So hintayin din natin itong mga bagong tanim na to. Okay, natapos na tayong magtanim ng kangkong, kamote, alugbati, at saka yung saluyot. Yan, hihintayin na lang natin yung paglaki nila at bibigyan ko din kayo ng updates. Sana nagustuhan nyo ngayon ang video na to. And please, like, comment, and subscribe!